Pero guys, mabilis lang ito. Ito ang 4G version ng POCO M4 Pro na meron dalawang variant, yung 6128 at 8256 para sa SRP na 13,990 pesos. Minsan, mas mababang presyo mo itong mabibili pag naka-sale. Meron tong tatlong colors, yung blue, yellow at itong hawak natin, ito yung power black. Glossy finish, kaya ang cons dito ay magiging kapitin to sa mga gasgas at mga smudges. Pero meron naman niyang kasamang jelly case. Sa loob ng box, kasama rin ang charging cable, user guide, warranty card, SIM ejector, at ang huli ay itong power brick. Sa upper part, nandito yung camera modules na protected dyan ng case kasi nga nakaangat yan sa pinaka-lens. Itong POCO 4G version, ito ay triple camera na ang main shooter nito ay 64 megapixel sa 1080p na common naman sa mga mid-range. Kasama rin yung 8 megapixel para sa ultra-wide at 2MP para sa macro. Ang main phone ko talagang gamit ay 108 megapixel na flagship ng Xiaomi, kaya para sa akin itong 64 megapixel ng POCO ay okay na okay. Sa right side naman yung volume rocker, on-off switch, / power button, / fingerprint scanner. Sa left side naman ay yung SIM slot. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port at yung primary mic. Sa taas naman yung 3.5 jack, pangalawang speaker, IR blaster at itong secondary mic. At nandito rin sa bandang screen ay yung earpiece. So ito ay punch hole screen na Full HD Plus na AMOLED display na may siyang 60 to 90 Hz na refresh rate at ang selfie camera nito ay 16 megapixel. At sa performance score naman para sa Helio G96, ang default settings nito ay medium para sa graphic quality at medium rin para sa frame rate. Mula sa medium settings, adjust naman natin yung high quality para sa frame rate at sa graphic quality ay walang ibang settings kundi mid lang talaga. So ito ay Android 11, MIUI 13 at meron yan extended RAM feature at ito ay supported ng 5 GHz na Wi-Fi. Yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing. Peace!